Hello po, ito naman yung kaibigan ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Ang pag-uusapan natin naman ngayon, yung pinaka-abuse ground for dality o adulting. Psychological incapacity. Ano ba yung psychological incapacity? Sabi ng batas, yung either or both parties are psychologically incapacitated to comply the essential marital of marriage. Okay? Even though manifested after marriage or after the celebration of marriage is considered void. Ano ba yung psychological incapacity? Sabi ng batas, in order yung psychological incapacity to be one of the grounds of nullity of marriage, kailangan grave, incurable, permanent. Ibig sabihin, grave, incurable, permanent, grabe na talaga yan. Wala nang pag-asa na magbago yung asawa mo. Kasi nandyan na yan sa system niya. Nandyan na yan sa pagkatao niya. Hindi na yan ma-cure. Sabi ng batas, pwede ka mag-file ng tinatawag na psychological incapacity as a ground for nullity of marriage on the ground na ikaw ang may problema or yung asawa mo ang may problema. Kailangan mo lang matunayan sa hukuman na yung pagiging psychologically incapacitated mo, kailangan grabing-grabe na, wala ng pag-asa na magbago ka. Okay? And yung psychological incapacity, kailangan may epekto yan of your essential marital obligation of marriage. Ano ba yung essential marital obligation of marriage? Ang ibig sabihin doon, psychologically, hindi mo kayang gampanan ang obligasyon mo bilang isang asawa. Like for example, hindi ka marunong magbigay ng support. Pero hindi ibig sabihin na wala kang trabaho. Ang ibig sabihin, dahil sa pag-iisip mo, hindi mo kayang ibigay ang support na kailangan ng asawa mo, kailangan ng pamilya mo. Like for example, bakit mo hindi ka kailangan magbigay ng support? Kasi sugarol ka, lasinggero ka. But hindi ibig sabihin na lasinggero ka, sugarol ka, pwede na mag-file ng nullity of marriage on the ground of psychological incapacity. Yung pagiging habitual drunkard mo, manifestation lang yan of your pagiging psychologically incapacitated. But kailangan hindi enough yan. Kailangan yung pagiging drunkard mo, yung pagiging lasinggero mo, yung pagiging sugarol mo, ay hadlang sa obligasyon mo bilang isang asawa. So, normally, ang ginagawa, based on my practice, ang ginagawa ng mga nag-file ng annulment of marriage on the grounds of psychological incapacity, kailangan ng isang expert witness. Hindi mo pwede sabihin na may problema ka sa pag-iisip, may psychological problem ka. Kailangan isang expert witness ang magsasabi na may psychological problem ka. Don't forget na iba yung psychological incapacity, iba yung insanity. Yung insanity, in Tagalog, buang yan. Yung psychological incapacitated, hindi ka buang. May system ka lang, may problema lang yung pagiging yung psychological being mo to comply the essential marital obligation of marriage. Yun ang ibig sabihin doon. For example, buang ka, hindi mo alam kung anong kulay. Blue ba yan? Tama ba yan? Mali ba yan? Tama bang sumayaw dyan? Tama bang magsalita dyan? Yun ang buang. Kung hindi mo alam anong gagawin mo. But ang psychologically incapacitated, alam mo ang ginagawa mo, but hindi mo alam na mali pala ang ginagawa mo kasi nandiyan na yan sa system mo. Yun ang tinatawag na psychologically incapacitated. But don't forget, pwede ka maging psychologically incapacitated sa isang tao, but hindi ibig sabihin na psychologically incapacitated ka rin sa ibang tao. Pwede sa asawa mo ngayon, may psychological problem ka. But sa ibang babae mo, sa future wife mo, hindi ka psychologically incapacitated kasi naging normal yung pag-iisip mo. Naging normal ang pagiging asawa mo kung kasama mo ang pangalawa mong asawa. But sa unang asawa mo, doon lumalabas ang psychological problem mo. That's why,
mahirap yan i-explain sa korte. That's why sa batas, walang definition ano yung tinatawag na psychological incapacity. So, sa lahat na po na nag-file ng mga annulment of marriage, nullity of marriage based on psychological incapacity, kailangan ng isang expert witness. But hindi yan mandatory. Kailangan lang ng expert witness to support the allegation na yung allegation na psychological incapacity. So, ito yung pinaka-abuse grounds to file nullity of marriage, yung tinatawag na psychological incapacity. Don't forget, pwedeng isang tao ang psychologically incapacitated, pwedeng kayong dalawa ang may psychological problem. That's why nag-file kayo ng nullity of marriage. But by the way, bawal ang sabuatan, bawal magkasundo ang mag-asawa na mag-file ng nullity of marriage. Ito yung kaibigan ninyo, si Kuya Mark Tolentino. By the way, don't forget to subscribe my YouTube page sa youtube.com/MarkTolentinoLaw. Nandiyan po yan sa baba. Or just follow me sa Facebook page mo natin, facebook.com/MarkTolentinoLaw. Dyan din po yan sa baba para hindi nyo makalimutan. And please call me for free legal advice po. Just call me landline within Metro Manila, 209-6203. Or mobile number po natin, pwede kayo mag-text or tumawag na 0917-329-5353. Thank you po.